Isang nakakalungkot at nakakagulat na balita ang bumungad sa lahat ngayong Biyernes, December 9, matapos kumpirmahin ng kanyang pamilya na tuluyan ang pumanaw ang OPM singer na si Jovit Baldivino nitong December 9. Si Jovit ay 29 years old lamang. Kaninang umaga, bandang alas 4, binawian ng buhay ang 29-year-old OPM singer na si Jovit Baldivino. Ang malungkot na balitang ito ay ibinahagi mismo ng ama at kapatid ni Jovit na sina Hilario at Hill Baldivino sa media. Ayon sa ama ni Jovit, pumanaw ang kanyang anak pagkatapos ng 6 na araw na pagkakakomatose sa Jesus of Nazareth Hospital sa Batangas dahil sa komplikasyon pagkatapos makaranas ng stroke ang isang tao. Kwento pa ng ama ni Jovit, nakaranas ng mild stroke ang kanyang anak noong November 22. Dagdag pa niya, may enlarged heart at namanas umano si Jovit ng ma-stroke ito. Ngunit nakarecover naman daw si Jovit mula sa nangyari matapos siyang dali-daling isinugod sa isang ospital sa Batangas. Gayunpaman, muli umanong nakaranas ng stroke si Jovit sa isang Christmas party noong nakaraang linggo lamang. Kwento pa ng ama ni Jovit, hanggang 3 kanta lamang ang nakanta ng kanyang anak pagkatapos nito ay lumabas na raw ang ilang senyales na nakakaranas ito ng stroke. Ibinahagi naman ni Tatay Hilario na sinabi pa raw ni Jovit na lalaban ito dahil gusto pa niyang mabuhay. Ngunit pagkatapos ng operasyon na isinagawa sa kanya ay idineklara umanong comatose si Jovit. 3 songs lang kanta niya. Pagkatapos nakita na siyang nakaupo, nakangiwi ang nguso. Nadala agad siya sa ospital, nakalakad mula ambulansya. Nasabi pa niya, nalalaban siya dahil gusto niyang mabuhay. Pero nakomatos na siya pagkatapos ng operasyon, ani Tatay Hilario sa ABS-CBN News. Samantala, kinumpirma naman ng dating handler ni Jovit na si Terry Telan na aneurysm nga ang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang dating alaga. Lingid sa kaalaman ng marami, ang aneurysm ay isang medical condition kung saan namamaga ang ugat o daluyan ng dugo ng isang tao dahilan upang ito ay pumutok. Ikinuwento ni Terry sa kanyang social media post base sa pag-uusap nila ng magulang ni Jovit noong dumalaw siya rito sa ospital. According to Jovit Baldivino's parents, Mr. Hilario Larry and Mrs. Cristeta Baldivino and fiancé Camille Ann Miguel, he was recuperating for a week with hypertension maintenance medicines. Then, he was invited by a family friend from Batangas City. Doctors advised not to sing while recuperating. CT scan showed a blood clot in the brain, sign of aneurysm. 100 cc of blood was suctioned 2 a.m. of December 4, 2022. He was in comatose for 5 days. Our dearest Jovit Baldivino joined our creator 4 a.m. today, December 9, 2022. He was 29. Kasunod ng maagang pagkawala ni Jovit ay labis na nagluluksa ngayon ng kanyang pamilya, mga kaibigan at katrabaho sa showbiz at maging ang kanyang mga tagahanga. Hindi nga nila lubos maisip kung bakit maagang nawala sa kanila ang mahal nilang si Jovit. Samantala, sa pagkawala ni Jovit, muli namang inalala at binalikan ng marami ang ilan sa mga hindi malilimutang tagpo sa buhay ni Jovit. Kung sino at anong klase siyang anak, kapatid, asawa, ama at higit sa lahat bilang mga awit. Narito ang kwento ng buhay ni Jovit. Bago maging sikat na mga awit, si Jovit Baldivino ay lumaki sa isang simpleng komunidad sa Rosario, Batangas, kasama ang kanyang mga magulang at 4 na kapatid. Lumaking salat sa kahirapan si Jovit at habang lumalaki, nakita niya kung gaano kahirap ang katayuan nila sa buhay. Pinagkakasya lamang nilang mag-anak ang kinikita ng kanilang tatay mula sa pag-e-extra nito sa isang bakery malapit sa kanila. Kung ilalarawan nga ni Jovit ang sitwasyon nila sa buhay, ito ay isang kahig isang tuka. Ani Jovit sa dating panayam sa kanya, "Walang-wala po talaga kami dati, isang kahig isang tuka. Pahirapan po kami. Naghahanap si Papa ng trabaho. Pa-extra-extra lang po sa bakery. Minsan aalis ng bahay. Akala namin may trabaho na. Yun po, wala pa po pala."
Gaya ng karamihan, ang kahirapan din ang nagtulak kay Jovit para sa murang edad ay maghanap ng paraan para kahit papaano ay makatulong sa kanyang pamilya. At ginamit nga ni Jovit ang angking galing niya sa pagkanta para kumita ng pera. Sa edad na 12, kumakanta-kanta na si Jovit sa mga baryo kapag may pagdiriwang tulad ng piyesta kasama ang nabuo niyang banda. Tumayong bokalista at bass guitarist si Jovit ng mga banda niyang Malideta at Sa Lupa. Ayon pa kay Jovit, hindi biro ang pagrarakit niya noon, lalo na at nagsisimula silang kumanta alas 9 pa lang ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. At sa isang araw, nasa 200 pesos lamang ang kinikita niya dahil paghahati-hatian pa nila ng kanyang mga kabanda ang ibinayad sa kanila. Ngunit kahit maliit lang ang naiuuwi niyang pera, pinagpapasalamat pa rin ito ni Jovit dahil malaking tulong na rin umano ito sa kanyang pamilya. Hindi naman naisip noon ni Jovit na nakakapagod ang pagbabanda dahil mahal din naman niya ang pagkanta. Bata pa lamang kasi ay nakahiligan na talaga niyang umawit kahit na ang daming kritisismo na natatanggap dahil sa kanyang physical na anyo, patuloy pa rin ang pangarap niyang maging sikat. Ang kanyang ama naman na si Hilario ang una at talagang naniniwala sa husay ng anak at talagang todo suporta ito. Bukod naman sa pagbabanda, nagtitinda rin noon si Jovit ng siomay sa palengke para makatulong sa kanyang pamilya. Hanggang isang hindi inaasahang pangyayari nga ang bumago sa buhay ni Jovit at ng kanyang pamilya. Ito ay ang pagkapanalo niya sa Kapamilya Talent Competition na Pilipinas Got Talent taong 2010. Ikinwento ni Jovit na nang mapanood niya sa TV ang tungkol sa audition para sa Pilipinas Got Talent ay talagang naengganyo siyang sumali sa kompetisyon. Sinubukan nga ni Jovit na mag-audition at hindi naman siya nabigo dahil sa kanyang angking galing. Hindi na sayang ang bilib at suporta sa kanya ng pamilya at mga kakilala niya at sa huli itinanghal siya bilang kauna-unahang grand winner ng Pilipinas Got Talent, kung saan naiuwi niya ang 2 milyong pisong premyo at artist contract sa ABS-CBN. Ani Jovit noon, mga halos 1.3 milyon na lang po ang naiuwi namin dahil po sa tax at sa porsyento ng co-manager. Gayunpaman, sobrang saya ni Jovit dahil sa makakatulong na siya sa kanyang pamilya at makakabili ng bahay na maayos. Tumulong din siya sa pagpapaaral ng kanyang mga kapatid. Nakabili din siya ng sarili niyang Starex van mula sa napanalunan niya. Nagtuloy-tuloy na nga ang opportunity para kay Jovit. Naging regular singer siya sa ABS-CBN. Kung noon ang pinipilahan sa kanya ay ang mga tinda niyang siomay, matapos manalo ay mga tickets na sa concert niya ang pinipilahan ng mga tao. Sa mga sumunod na taon ay naging sobrang busy ni Jovit sa mga concerts and tours na ginanap sa iba't ibang panig ng bansa at mayroon ding international tours gaya sa Singapore, Australia, US at Europe. Halos di na nga makapaniwala si Jovit dahil noon ay pangarap lamang niya ang makapag-perform abroad. Maliban dito, nagkaroon din si Jovit ng sarili niyang albums and covers. Mayroon siyang 4 na albums. Una, Faithfully na lumabas noong 2010. Pangalawa naman ang I Do Anything for Love noong 2011. Pangatlo ang OPM Greatest Hits Volume 1 na lumabas 2012. At ang pang-apat ay ang Jukebox noong 2015. Lahat ay talagang bendang-benta sa madla. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi nawala ang pagiging humble o mapagpakumbaba ni Jovit. Ayon sa kanya, hindi niya nais na lumaki ang kanyang ulo dahil sa tinatamasa niyang tagumpay at kasikatan. Gayunpaman, gaya rin ng mga iba pang mga sikat na personalidad, hindi maiiwasan ang mga kung ano-anong issue na ipinupukol kay Jovit. Isa sa mga kinasangkot ng issue ni Jovit ay may kaugnayan sa mga balitang siya raw ay isang alcoholic. Mariin namang itinanggi ito ni Jovit at pinili niyang hindi na lamang pansinin ito. Sad pa ni Jovit sa isang interview. Alam naman natin na marami ang hindi totoo, so hindi ko na lang pinapansin, baka lumaki pa. Yung umiinom ako, matagal na yun, hindi pa ako artista. Nagkaroon din ng issue si Jovit tungkol sa pagiging babaero raw niya. Ngunit, iginiit ni Jovit, loyal daw siya sa girlfriend niya kahit nasa ibang bansa pa noon. Depensa ni Jovit, may girlfriend ako, so kung may mga nakikilala ako hanggang friends lang talaga, papansinin ko sila. Haharap ako sa camera pag magpapapicture sila. Kung sa pagkakaibigan, ready ako.
Pero yung makipagrelasyon sa iba, definitely hindi. May mga iba pang issue na ibinato kay Jovit at ang pinakahuli ay noon lamang 2021, kung saan ipinaglaban niya ang kustodiyan niya sa anak niya sa kanyang dating girlfriend na si Shara Chavez. Ngayon sa hindi inaasahang panahon ay tuluyan nangang namayapa si Jovit. Bagaman sobrang nakakalungkot at nakakagulat ang kanyang maagang pagkawala, hindi maikakaila na isang legacy ang iniwan ni Jovit sa Pinoy music industry. At patuloy siyang maaalala ng lahat bilang isa sa mga magagaling na mga awit ng ating bansa. Muli, rest in peace Jovit at salamat sa iyong tinig at musika na nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa marami.